Hello mga langga, mga ka-inday tinapay. Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng cheese tuna bread. Natiyak namang balik-balikan ni Suki pag ito'y natikman nila. Paano ito gawin mga langga? Tara, simulan na natin! Para sa ating palaman or fillings, ito po yung ating mga ingredients. Hiniwa ko lang ito mga langga ng mga maliliit kasi hindi na natin ito lulutuin. Diretso na natin ito palaman. At may dalawang lata tayo ng century tuna. At ito yung ating black pepper. Kalahati lang yung kunin natin. At saka yung ating asin na pangpalasa. At pagsamasamahin lang natin lahat ang ating mga ingredients. Ang ating asin. At ang ating pepper. At salain lang natin yung ating century tuna. Kunin lang natin yung kanyang liquid. At itong mga langga ay yung kanyang sabaw. Gagamitin natin ito mamaya sa ating water dough. At maglagay lang tayo dito ng 1/2 cup of mayonnaise. Ito mga langga, okay na ito. Set aside lang natin muna. Gawa muna tayo ng ating water dough. Sa ating water dough, ito po yung ating mga ingredients. Sa ating tubig, isang lata lang ang ating ilagay or 370 ml dahil ilagay natin dito ang ating liquid ng ating century tuna. Sa ating harina mga langga, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Kahit hindi na tayo dito gumamit ng gloves, basta sigurado lang malinis ang ating kamay.
Ito mga langga, pwede ninyong imasang mano-mano kung wala kayong roller dough. Bali, imasa nyo lang hanggang sa mapino yung texture ng ating dough. Tulad nito, magdas lang kayo ng kunting harina. And then, ganito nyo lang. At pwede rin pag ganito. At saka i-rest nyo muna ng ilang minuto para malambot yung dough. Hindi kayo mahirapan sa pagmano-mano. Pwede nyo ring takpan ito mga langga. Ipansyahin ko ito ha. Nagmamadali ako eh. Hanggang sa mga ganito yung dough niya. Uminis. At cut ko lang ito sa 30 grams. At nasa sa inyo na din kung ilang grams ang gusto nyong putol nito. Pagkatapos nating putulin lahat mga langga, figura lang natin lahat. And then, pagkatapos natin itong figura, rest lang natin ito ng ilang minuto para malambot yung ating dough pag tayo'y naglagay na ng palaman. After 10 minutes, pwede na natin lagyan ng palaman ang ating dough. And then, dapat masara natin ito ng maigi mga langga para hindi lumabas yung palaman pag ito'y ating niluto. Sa sukat ng ating palaman, gumamit lang ako ng maliit na kutsara or kutsarita. And then mga langga, ipagpatuloy lang natin ito hanggang sa matapos natin. Sa ating palaman mga langga, walang labis, walang kulang, kasya-kasya lang yung ating palaman. At kunting butas lang gamit ang ating tinidor. At palsay natin ito ng isang oras. Nakagawa tayo ng 60 na piraso ng ating cheese tuna bread. After 1 hour, niluto ko na. Nasa medium heat lang tayo para yung ating palaman sa loob maluto din. And then paghango, diretso na natin lagay sa ating breadcrumbs. Ito po yung aking breadcrumbs, yung mga leftover ko na mga toasted ginawa kong breadcrumbs. Pwede din natin itong lutuin sa ating oven kung ayaw nyo ng lutong mantika. And then, diretso na natin ilabas, diretso na natin display sa ating stante kasi may naghihintay na. O diba mga langga, ang dali lang gawin. Kahit wala kang roller dough or oven, pwede ka ditong makagawa at magnegosyo na. O mga langga, ano pang hinihintay mo, simulan mo na to. At gayahin mo na to kasi ang sarap talaga mga langga.
Elsie, kita nyo. Ang sarap talaga mga langga. Hanggang dito na lang mga langga. Sana nakapagbigay ako ng dagdag recipe, dagdag pang negosyo natin ng mga nanay. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa sunod nating video recipe. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!